Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Aabot sa 300,000 na customer ang naapektuhan ng pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon ngayong araw. Base sa NGCP, sabay-sabay kasing nagka-problema ang 5 power plant. Ang Meralco naman, kinailangan makiusap sa mga shopping mall at hotel na magbaba muna ng konsumo. Narito ang ating balitang A to Z. Nakaranas ng rotating brownout ang ilang bahagi ng Luzon sa gitna ng matinding init ngayong hapon. Ito'y matapos iakyat ng National Grid Corporation of the Philippines sa red alert ang Luzon grid, bunsod ng sabay-sabay na forced outage ng 5 power plants. At this point, because na medyo tight ang supply, because it's summer, therefore the consumption is at its highest for the year, we have to call on all consumers to exercise prudence in using the electricity para lang makalampas tayo sa summer. Ayon sa Meralco, naibalik din ang supply ng kuryente sa kanilang nasasakupan bago mag-alas 4. Pero aabot rin sa 300,000 na customer sa Metro Manila, Rizal at Cavite ang naapektuhan ng power interruption. Kasi kapag naka-red alert tayo, pinapakiusapan namin yung mga big load customers, kagaya po ng mga malls o kaya mga hotels, na kung maaari, huwag muna silang kumuha ng power sa grid or maggamitin nila yung kanilang generators. Sa ngayon, hindi pa masabi ng NGCP kung matagumpay na maibabalik ang operasyon ng mga apektadong power plant para maibalik na rin sa normal ang supply ng kuryente. Gayunpaman, wala raw itong nakikitang problema sa mga susunod na araw. Pero yan daw ay kung wala nang magkakaproblema na planta. What we've seen is that right now, the actual consumption is lower than the projected demand. So that's one good thing. Again, if there are no other further power plants that will go on unplanned maintenance shutdowns, we shouldn't see any more alert statuses. Patungkol naman sa posibleng epekto ng El Nino sa supply ng kuryente, ayon sa NGCP, nakadepende pa rin yan sa mga planta. Kung ano man yung nagiging operations ng power plants, we have no control or we cannot view that. So we can only see as far as the supply and demand situation is and yung operations ng bulk delivery system. Samantala, sa Huwebes nakatakdang i-anunsyo ng Meralco ang inaasahang paggalaw sa singil sa kuryente ngayong Mayo, habang patuloy ang paalala ng NGCP, Department of Energy at Meralco sa publiko na maging masinop sa paggamit ng kuryente para makatipid sa gastusin at sa pangkalahatang supply ng kuryente sa bansa.